Tide Luma na po ang MacArthur Bridge. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways of DPWH na ligtas ang naturang tulay. Dadaanan po kasi yan ng maraming makikisa sa posisyon ng itim na Nazareno bukas. Pero bawal muna, mga kapuso, ang mga sasakyan, anumang uri ng sasakyan sa MacArthur Bridge bukas. Nakatutok si Garab Dami. Ang MacArthur Bridge sa Maynila ang isa sa mga dadaanan ng posisyon ng itim na Nazareno bukas. Ayon sa DPWH, bagamat na retrofit na nila ang naturang tulay, may mga parte pa rin ito na sadyang kinakalawang at marupok na dahil sa katandaan. Paglilinaw ng DPWH, ligtas daanan ng posisyon ng MacArthur Bridge. Pero kung susobra sa tao at paparadahan pa ng mga sasakyan, baka makaapekto na raw ito sa structural integrity ng tulay. Kaya bukas, bawal na sa mga sasakyan ang kahabaan ng MacArthur Bridge. Base dito sa report, may mga corroded members daw ng both bridges na baka maka-epekto dun sa integrity ng tulay. Kaya nga, ang pag-iusap namin, yung mga tao na huwag nang umistambay dun, ayan na lang na dumaan yung procession dun. Mm-mm. Baka naman bumigay yung kapag dumaan yung maraming tao. Hindi naman. Dahil sa bigat. Basta, moving naman yan Moving. Ibig sabihin, hindi siya stationary load. Halos 6 na kilometro ang rutang dadaanan ng Puong Nazareno. Bukod sa MacArthur Bridge, dadaan din ito sa ilalim ng Quezon Bridge. Bagamat di naman dadaan sa ibabaw ng tulay ang prosesyon, ininspeksyon pa rin ang DPWH at naturang tulay. Dito kasi madalas tumambay ang ilang tao at mga sasakyan. Sa kanilang inspeksyon, lubhang luma na rin ang Quezon Bridge, kaya kailangan ding maghigpit sa pagpapaparada at pagpapatambay dito. Huwag umistambay doon, huwag magpaparada ng mga sasakyan o mga trucks. Pero kung kunyari dadaan lang yung mismo prosesyon, hindi naman yung bibigay? Hindi naman. Isa sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng ilang deboto noon ay ang mga open manhole. May ilang natapakan matapos matumba dahil sa butas. Para maiwasang mangyaring muli ang ganitong insidente, isa-isa ng tinakpan at inayos ang lahat ng manhole sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon. Pati ang mga lubak sa daan, pilit ring inayos ng DPWH. Cara David, nakatutok, 24 oras.